Now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Niloloko ako palagi ng mga nagiging karelasyon ko. Magandang hapon, DJ Rocky. Sumulat ako para mailabas ko lahat ng sakit na nararamdaman ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Mary, 29 years old, taga Pagadian City. Isa akong OFW dito sa UAE. At ito ang aking secret file. Meron akong isang anak na babae. Kaya lang, hiwalay kami ng papa ng anak ko kasi hindi kami nagkaintindihan eh. Away bate, ganyan palagi ang eksena namin kahit bago pa ako mag-abroad. Unang trabaho ko sa abroad, DH, 2 taon, tapos lumipat ako ng trabaho bilang waitress sa isang kumpanya. Fast forward, nagka-boyfriend ako. Kaya lang hindi kami nagtagal. Siguro 1 buwan lang yun kasi ayaw ng kapatid ko. Oo, DJ Rocky, kasama ko ang kapatid ko sa trabaho. Ayaw ng kapatid ko dun sa naging ex ko na yun kasi may girlfriend daw sa Pilipinas. Kaya ayun, naghiwalay kami. Tapos nagka-boyfriend uli ako. Naitago natin sa pangalang Ray. Kasama rin namin sa trabaho. Eh malay ko ba, may asawa pala yung boyfriend ko sa Pilipinas. Ni isa man lang sa katrabaho ko ay walang nagsabi. Wala akong kamalay-malay. Nalaman ko na lang nung sinabi ko sa kapatid ko kung sino yung boyfriend ko. Bakit daw si Ray pa? Eh merong asawa yung tao sa Pilipinas. Kaya nung malaman ko yun, parang gumuho ang mundo ko. Iyak lang ako ng iyak. Hindi ko siya mahiwalayan kasi mahal ko na eh. Ipinagpatuloy namin ang relasyon namin. Hanggang sa nalaman ng asawa ni Ray yung tungkol sa amin. Gumulo yung buhay naming lahat. Naghiwalay sila ng asawa niya. At hiniwalayan ko na rin si Ray. Nasira ako ang pamilya niya. Eh may anak pa sila noon. Ay, fast forward. Eh, nagka-boyfriend uli ako. Hindi lang isa, 2, 3, 4, 5. Kaya lang hindi ko naman pinagsabay-sabay. Hindi lang talaga kami nagtatagal ng 1 buwan kasi niloloko nila ako. Ginagamit, pinapaibig, pero hindi minamahal ng totoo. Eh lahat naman sila, ibinibigay ko yung buong buhay ko, lahat ng gusto nila, ibinibigay ko. Parang every month, may bago akong boyfriend. Eh isa lang naman yung gusto ko, yung may taong magseryoso na mahalin ako. Eh lahat sila, hindi nila ako minahal. Para bang isa lang ang habol nila sa akin. Chok-chak tennis lang. Pagkatapos ng lahat ng yun, eh may naging boyfriend na naman ako. Year 2018, month of October. Kasama ko ang mga kaibigan ko. At yung mga kaibigan ng mga kaibigan ko. Nag-bar kami nun. Kinabukasan may nag-chat sa akin. Itago natin siya sa pangalang Jacob. Isa siya sa mga nakasama namin sa bar. Nauto niya ako at naging kami. Lagi akong pumupunta sa flat niya. Bawat punta ko ron, merong nangyayari sa amin. Ay, totoo po, DJ Rocky. Tanga po talaga ako. T-A-N-G-A, tanga. Kasi lahat ng sinasabi niya, inadadala ako. Pumapayag ako sa lahat ng gusto niya. Mapakama man yan. Basta lahat, lahat. Ang nakakalungkot lang, marami pala siyang babae at kung sino-sino ang dinadala niya sa flat niya. Hanggang sa isang araw, nagising ako sa katotohanan. Naghiwalay kami.
Sabi ko na lang sa sarili ko, susubok na lang ako uli ng susubok. Hindi pa ako nawawala ng pag-asa. Umaasa ako na matatagpuan ko yung tamang tao sa buhay ko. Hanggang sa ayon, nagka-boyfriend na naman uli ako. January 2020. Itago natin siya sa pangalang Lana. 42 years old, single. Mas matanda siya sa akin ng 12 years. Kahit may edad na siya, eh cute naman siya. Maputi, macho, may dimple, at merong ngiting nakakatunaw ng puso. Ganyan ko siya kung i-describe. Isang ngiti niya lang, wala na akong magawa. Isa rin siyang nakasama namin sa bar. Tropa siya ni Jacob. Oo, magtropa sila. Sa simula, magka-chat lang kami, tapos after 1 year, nag-decide kaming magkita. Sa unang pagkikita namin, merong nangyari agad sa amin. Pero walang nangyaring ligawan. Bigla na lang na naging kami. Kada off ko, pumupunta ako sa kanya. At merong nagaganap sa amin. Sa una, masasabi kong hindi ako may in love. I mean, sabi ko, hindi na ako may in love. Pero nagkamali ako. Na in love na naman ako. Eto na naman ang mas masakit. Wala siyang pakialam sa akin. Kung gusto niya lang mag-chat or kung kailan lang niya ako maaalala at saka niya lang ako i-chat-chat. Kaya lagi ko siyang inaaway. Mga reply lang naman siya. Eh, bakit ko raw siya inaaway? As in, wala siyang pakialam. Kaya nga, nagpapa-advise ako sa mga kaibigan ko. Gusto kong hiwalayan pero hindi ko naman kaya. Kasi namimiss ko siya. Pati na yung alam nyo na. Tulungan nyo naman ako kung ano bang dapat kong gawin. Isa talaga akong tanga. At sobrang marupok. Walang pride sa sarili. Sana matulungan nyo ako. Kung anong gagawin ko. Hihiwalayan ko na ba sila? Or ipagpapatuloy ko pa. Muli, ako si Mary. At ito, ang aking secret vow. Always your number one SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret vow na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret Vow.